peaceful day, everyone! Welcome to the Cyberpiece animated video series. The internet has certainly made our lives so much easier. It's no doubt that everything seems to be within our reach, parang the world is at our fingertips. Pero kailangan natin maging maingat sa lahat ng nakikita at napapanood natin, like photos, videos, posts, news, and others. But how do we make sure that the things that we see online are credible? Join me as we all watch and learn from the story of Dina, who loves to click anything and everything online. Anak, maghapon ka nang naglalaro sa phone. Halika, pumili ka ng mga kailangan mo dito. Tapos, sabihan mo ako dahil payment card mo nang gagamitin kong pangbayad. Okay po, Ma! Don! Oh, kailangan mo ba talaga ng 10 lip balm? Eh, sale kasi, Ma! Iba't ibang kulay! Ang gaganda! Isa sa akin, tig-isa sina Susie at Shirley at ibang friends ko pa! Malapit naman ang birthday ko, Ma! Please! Ikaw talaga! Sige, pero mag-ipon ka na ng pambayad ng mga lip balm, ha? Laro po ako, Ma, ha? Okay, matulog ka ng maaga. May natanggap na email si Dina tungkol sa libreng diamonds para sa isang game. Wow! 100 free legendary diamonds! Ang dami kong mabibiling skins dito! Nagbigay din siya ng ilang impormasyon sa site upang makuha ang libreng game diamonds. Name: Dina Salas. Address: Number 12, Sinagtala Street, Machaga City. Birthday: August 17, 2006. Hindi alam ni Dina, pero dahil sa pag-click niya ng link, nakapag-install ng malicious software o malware sa PC nila. At dahil sa malware, nakuha ng attackers ang iba't ibang impormasyon mula sa device at dahil kakagamit lang ng payment card ng mama niya, nakuha rin ang ilang detalye mula rito. Bakit wala namang dumating na legendary diamonds? Anong software? Hindi naman ako bumili ng software na ganyan kamahal. Makikita niyo ba kung paano na-purchase or kung saan? Naku ma'am, hindi po kasi namin makikita. Hindi clear sa billing information kung ano pong software na ito. Kailangan niyo pong mag-file ng email complaint para maimbestigahan ng bangko ito. O sige, salamat. Mag-file na ako ng complaint. Dina! Bakit may malaking purchase sa card ko? Tayo lang gumamit nito kahapon. Hala, sorry po, Ma! Nalaman ng bangko na naging biktima pala ng phishing attack si Dina kung kaya't nagamit ng isang cyber criminal ang payment card ng mama niya. Sorry, Ma! Sorry po talaga! Hindi ko alam na ganun ang mangyayari. Anak, mag-iingat ka sa mga ginagawa online. Alam na natin ngayon, hindi dapat basta mag-click ng link sa isang email dahil maaari itong maging sanhi ng phishing scams. Huwag din basta mag-bibigay ng personal information, anak. May refund na po ba, Ma? Oo, mukhang meron na, anak. Hi, maraming salamat. Spammy pop-ups, misspelled links, unprofessional visuals, incredible offers, asking for personal details, unsecure sites, fake URLs, no more! Maging mapanuri. Minsan, madaling mahalata kung phishing attack. Pero madalas, mukhang legitimate na rin ang emails nila. Siguraduhin mukhang professional, may tamang company logo, at walang spelling errors sa email. Kung may link dito, dapat nagsisimula ito sa HTTPS at hindi HTTP lamang. Kapag ina-access ang link, dapat may padlock icon sa kaliwa ng URL. Huwag basta mag-click sa pop-ups kahit pa ng close button. Huwag agad maniniwala sa mga ads na namimigay ng libre. Maging maingat din dahil marami ang kumakalat na fake news na maaaring makasama sa taong naniniwala. Huwag rin basta maniniwala o magbibigay ng personal na impormasyon sa mga nakikipagkilala online na hindi naman kakilala in person dahil maaaring nagpapanggap lamang sila at may balak na mag-catfish. Mission well done, Dina. Please accept this Cyber Peace Alert Badge for being an eagle-eyed sleuth of phishing scams and fake news.
Salamat sa pagiging mapanuri sa iyong transactions online at sa pagiging alerto sa mga nakikita online. Yan ay tunay na tatak ng isang cyber peace hero. Magsilbi sana itong inspirasyon para ipagpatuloy mo ang pagiging cyber alert at pagiging mabuti sa iyong kapwa sa isip, sa salita at sa gawa. Ang daming iba't ibang mga impormasyon o content na nakikita natin o natatanggap rin natin. But we must practice being careful and cautious all the time. Before we click, we must ask the following questions. Number one, does this email look professional? Is the company's logo there? May mga spelling errors ba? Number two, is the site's URL correctly listed in the email? Does the URL start with https://? With a little green padlock on its left. Number three, is the email offering something that sounds a little bit too good to be true? Like the chance to make a lot of money? Is it asking for personal information in exchange of that? Pang-apat, para sa mga articles, does the website have a credible reputation or good reviews? Does the story make sense? Does it work with facts that I already know? When we are in doubt, or when we're thinking twice, or we're not sure enough about certain things or posts that we see and receive, we should always consult a trusted adult like our parents. We need to be careful of what we see or receive online. It's important to assess first. Let's be like Dina, who made sure not to fall for fake anymore. Join us and be a cyber peace hero, and let's create a peaceful internet together. Bye!